So, nandito na si Architect. So, mag-aabang kami ng ilaw. Okay lang pa na video. Hi! Hi! So, nandito tayo ngayon sa Amadeo. Bibisitahin natin ngayon yung site. Titingnan natin kung anong mga pwede natin gawin at pwedeng baguhin sa ating mga nagawa at kung mayroong ipadadagdag sa mga gawa natin. So, let's go! What? Ayan na siya. So, naglalagay na sila ng gutter. So, dito banda sa labas, nakapaglagay na sila ng flashing tapos gutter. So, nakafinish na rin sila dito sa labas. So, yun. May dinagdag dyan na slab. So malamang maglalagay tayo ng ilaw dyan, additional. Pasok tayo sa loob, guys. Let's go! So mapapansin nyo, may insulation na rito. Yan po yung nilalagay sa ilalim ng yero bago lagyan ng ceiling. So ito, nagkaroon ng slab dito. So mag-aabang tayo dyan para sa lightings. Ito nga pala, hindi pa rin natin gagalawang sa ngayon kasi wala pang final dito na plan para sa counter na lalagay dito sa kitchen at dining. Dito tayo. Saan siya? Konting-konti na lang. Yat. Excuse me. Pakita natin yung gilid sa likod. Yan. Siya magkakaroon siya ng hagdan dito. Very good. Yan. So ayan, meron na siyang gutter. May flashing na rin. Ayan, okay tayo. Tingnan natin tong abangan natin na ano, slab. Dito, silip muna nito. Dito muna tayo konti. Para lang makita nyo mga nangyayari sa construction site. So ayan, may gutter na sila. So, ganda, stainless. So nakinis na yung poste. Ito yung abang natin ng ilaw. Tutut! Wall lamp yan. Pero dun sa kabila. So tiktikin lang natin konti yan. Lalabas na yung PVC dyan. Dito, abang natin, mamaya abangan natin to. So malamang magkakaroon tayo ng ilaw dyan, isa. Depende mamaya kay architect kasi pupunta siya rito. Dito. Malaman natin mamaya. Tayo dito. Oops. So yan yung abang natin last time. Yung tinik-tik natin dyan para dito. So naka-ready na yan. Tingnan natin mamaya kung ano yung plan ni architect. So, nagkaroon ng bench. Mahilig si architect sa bench eh. Bench! Pagkakaroon tayo rito. Wow! Last time pumunta tayo rito, wala pa to eh. So, malamang binuhusan nila to. Karoon ng upuan dito. Baka palagyan niya ng ilaw to. Ah, hindi na kasi may bubong to rito. So, okay na tayo dyan. Ito tayo sa kabila. So naka-ready na rin naman yung ano natin, yung mga boxes natin. So waiting na tayo para sa wiring. So andito yung mga stainless flashing at saka gutter. Prepare na yan. So hindi muna natin gagalawin yung mga outlet para sa outlet dyan. Punayin natin tubero para smooth. Ikot tayo rin sa kabila. Okay na tayo dito. Prepare na yan para sa wiring.
So, nagtanggal na sila ng former rito. So, ayan ang tubo natin para sa mga switch dito. So, ito na lang abangan natin dito para magkaroon doon ng post lamp dito banda sa area na to. So, magta-drop lang tayo dyan. Okay, goods. Okay ba tayo dyan? Okay, goods. Shut the fuck up, you cunt! Yan. Ito lang, ba't may outlet dito? Box. Sabihin, may tinanggal na naman dito. Tingnan natin kung ano nangyari. Dito, nakapag-finish na sila. Ayan. So, konti na lang. So, last time, meron tayong outlet dyan para sa motor. Hindi nyo na motor to rito. Dito ipapwesto yung motor. Tubig. So, yun siguro yung tinanggal na utility box. So, sila na mismo ang nagpalit. Thank you, Architect Benji Lara. Shout out. Tingnan natin sa likod. Tinanggal nila at sila na rin ang nagpalit. So, thank you so much. Yan. So, nilagyan nila ng box. Yung box pa dito. Okay, pwede naman box. Maghila na lang tayo dyan. So, nilagay nila dito yung outlet. So, tapalan na lang natin mamaya. Lagay natin ng masking tape. Tapos lagay natin ng halo. Kasi dito sila maglalagay ng gate valve ulit dito sa taas para sa water line. So, nagbago na naman ang plan. Sagasa sa electrical. So, inayos na nila. So, ganun lagi nangyayari sa construction site. May mga pagbabago. Mayroong babaguhin ng plan, revise. So, yung mga existing na nakabit na tanggawa na, pwede pa magbago. So, normal lang yan sa construction site. So, dito tayo. Mamaya, pabalikan natin yan. So, okay na tayo. So, mamaya, lalagay tayo ng abang dun sa slab para sa lightings. So, antayin lang natin si Architect Benji. Ayun, wala pa si Architect. So, iabang na lang natin yung preparation natin dyan para dun sa dalawang dulo na yan. Maglagay tayo ng box para i-distribute mamaya kung saan niya gusto palagyan ng ilaw. So, unahin lang natin yun. Lagyan natin ng square box para mamaya madali na lang kung saan natin tutusok yung tubo. So, ayan na, nalinya na natin para mamaya pagdating ng architect tutuog na lang tayo kung saan ilalusot yung tubo para sa lightings na abang natin dito sa slab. So, sa mga nakakaalam tungkol sa pagle-layout at saka sa mga veteranong electrician na baka magtaka kayo kung bakit ganitong sitwasyon niya na hindi siya nakaabang dito sa baba, kasi itong slab na to additional ito. So, bali hinabol na lang natin to nung nagbubuhos para iabang dito. Kasi nag-additional sa rito ng slab. So, nagbago ng plan. So, yun. So, yun. Abang natin mamaya kung saan ipapalagay yung ilaw. Kung dito o doon. So, malalaman natin mamaya. Tutusok na lang tayo dyan sa box. Nakabang na tayo. Bababa rin tayo dyan para dito mamaya. Magdadrop tayo rito. So, yun lang.
Pero kukuha tayo ng isa dyan. Para dito, tutusok tayo. Pababa. Kasi magkakaroon pa ng ilaw doon. Sa poste. So, dito na natin padaanin. Abang din ng doorbell. Tsaka yung ilaw dyan sa poste. So, magkakaroon ng ilaw dyan. So, dyan tayo dadaan. Bababa tayo dun sa hollow blocks, sa pader, bababa sa flooring. Tatawid doon. So, ganun yung gagawin natin mamaya, guys. So, yun lang muna. Mamaya dudugtungan natin itong video natin pag dumating na si architect. Dumaan siya rito. Nag-iwan siya ng butane kasi wala ng butane. Pero pumunta siya dun sa kabilang site. Dahil may asikasuyan pa siya. So, mamaya babalik siya para rito. So, nandito na si architect. So, mag-aabang kami ng ilaw. Okay lang pa na video. Hi. So, ayun. Kaalis lang ang architect natin. Mayroon siyang mga binago sa plan dito sa aircon sa labas. So, ito nag-marking kami. So dito nyo na ipapalagay. Ganito nyo abang natin. So pinataas nyo na rito. So dito maglalagay ng aircon para dito sa kwarto na to, second floor. So meron pa siyang linagdag dito. So magkakaroon doon ng isang outlet dito. So yan, additional at relocation ng outlet dito. So, i-relocate yung outlet na yan. Dalagay doon. So, dala siya ng junction box. So, okay na, na-final na. Isang ilaw dito. Isang ilaw doon para sa poste. Isang ilaw dito sentro at saka isa doon. So, okay na tayo. So, execute na natin. Gagawin na natin ngayon. Let's go! So, unahin muna natin itong portion na medyo mainit. Goods. Okay. Tayo dyan tayong linya para dito, ilaw dyan, tapos may ilaw dun sa wall, pababa. So bali, hatakan lang natin ang wire yan, dyan lang tayo mag-splice, tsaka pababa dun papunta sa wall, papunta dun sa doorbell. So isusunod natin yung para dito sa lanay ito dyan. Break muna tayo saglit. Mainit. Okay, so back to work na tayo.
Tapos na natin yung break time main kasi kanina. So nagpahinga muna tayo saglit. Sumakit ng aking ulo. So goods ba tayo dyan? Goods! Okay. Nga pala. Kung makapansin yung marking natin dyan na AC ay aircon yan. Yan o. So dyan talaga ang marking ni architect na kapuesto. Nung nagli-layout pa lang kami ng mga pipe. Yan. So tingnan natin dito. Ang tapat niyan ay aircon. Ayun siya. Which is naputol. Ayun. Yan. Yan. Tapos pinalipad ni architect doon sa taas. So, yan lang. Pakita lang natin sa inyo. Okay. Tapos na tayo rito. Kanina naputol yung video natin. Gawin lang napuno na yung memory card. So nagbroma na tayo. Kunti lang memory card natin. So ayan. Karoon tayo ng box doon para sa ilaw dyan. Tapos nagpipe na rin tayo para sa ilaw dito. Nagdugtong na rin tayo doon. So goods na tayo dyan. So magbabakal na sila Monday. Magbubuhos na rin sila anytime soon. So okay na tayo, goods. Tayo'y magliligpit na at tayo'y uuwi na. Let's go! O yun na nga, yun lamang po masishare natin sa inyo ngayong araw na to. I hope na mayroon kayong matututunan at bagong alaman na makukuha sa aking mga video. Tayo uuwi na. Peace! I'm out. Goods! Okay!